Tila nagbukas ang dekada 60 sa mga Pilipinang lumalaban sa beauty pageant. Pagkaraang pumasok sa finals ni Lalaine Bennett at Mirna Panlilio, nakilala na unti-unti ang ganda ng mga Pinay sa international contest. Taong 1969 si Gloria Diaz ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe. Good evening, my name is Gloria Diaz and I'm from Manila. Makalipas ang 6 na taon, muling naging isa sa 15 semi-finalists ang Pilipinas. Isang espesyal na taon dahil kasabay ng Miss Universe noong 1969 ay kauna-unahang pagtapak ng tao sa buwan. Now, let's have Miss Philippines, please. Tumatak ang talino ni Gloria Diaz sa mga hurado. In the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? When that question was posed, you know, what would you, how would you welcome the first man on the moon? Actually, you feel breathless, eh? And then you're really surprised that the question is usually a simple question, easily to be answered. And I didn't think I need to be a genius, but I think it was more like a friendly question, diba? It's the same things I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants a change, I guess. Very good. Ang casual at smarting sagot na yun ni Gloria ang nagbigay ng kauna-unahang Miss Universe crown ng Pilipinas. The first runner-up is Miss Finland, Miss Philippines, is Miss Universe of 1969. It is all destiny. It depends. Even when I judge a contest, it's not the answer that really shakes me or moves me. It's yung dating ng contestant, how sweet she is, how beautiful she smiles. And of course, beauty is in the eyes of the beholder. We all have different tastes. Sa akin, my winner is always the one who projects herself well, not necessarily the most intelligent. They should all be very proud of her. Ang kanyang pagkapanalo sa Miss Universe ang naging pintuan ni Gloria sa larangan ng pelikulang Pilipino. I traveled a lot. I was exposed to many things. I joined the movies. Pinag-usapan at naging kontrobersyal ang kanyang unang pelikula, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa na dinirek ni Celso Ad Castillo. I ride here in Manila, here in Makati. Parang nobody naman looks at me or anybody, di ba? Okay. So how did you handle that, sex symbol type? Hindi naman. Parang they just were shocked, I think, that being Miss Universe nangangabayo. Hindi pa uso noon eh. Makalipas ang 6 na taon, muling pumalaot ang gandang Pinay sa Miss Universe. Taong 1973, si Margie Mora naman ang sumubok na sungkitin ang korona ng Miss Universe na ginanap sa Athens, Greece. Sa mga report ng media noon, ang ganda ni Margie ay animoy diyosa na bumaba sa bundok ng Olympus. Parang pumabor ito kay Margie dahil napansin siya at naging isa sa semi-finalist. Fourth name on the list is Miss Philippines. Now, Miss Philippines, let's make believe that all of a sudden you had $1 million. What's the first thing you would buy and why would you buy it? A house and lot. Because it's the most expensive thing and I can't afford it. So if I had $1 million, I'll buy a house and lot and live by myself and other people, of course. The first runner-up is Miss USA, Miss Philippines, is Miss Universe. At dahil dito nakuha ng Pilipinas sa pangalawang pagkakataon ang Miss Universe crown. And with Margie Moran, were you surprised that she won in Greece? No, I was not surprised. I believe in her also. I mean, there are two different types of girls, the two of them, but they all had something that can make them win. What was that? There is something about the personality and the way they talk and the way they believe things. Kamakailan, nag-trending sa social media ang slow motion video ng pagkapanalo ni Margie Moran noong 1973, kung saan parang nakita niya ang resulta bago pa ito i-announce. Nakita mo ba talaga yung... Hindi ko nakita yung pangalan ko. What? Kasi Bob Barker was like that, you know, almost in front of me and he was, okay. You know, he was moving his hand.
I just saw the first word was a short word and the second word was a long word. So there were only two, USA and Philippines. So I said, it's me. Nakita, you know, in the slow motion, eh, nakita yung ano yung, yeah, and my reaction even before he announced it. So it was still a big surprise for me when it was actually announced. Ayon kay Margie, malaki na ang pinag-iba ng Miss Universe pageant ngayon kaysa nung nanalo siya noong 1973. For one thing, what made it different in 1973 is there were not too many Filipinos around the world. They were really concentrated in the United States and in the Philippines. When I was in Greece, there were three Filipinos. But now, wherever you go, wherever the pageant is, maybe half the crowd are Filipinos. So that's what makes it different in the age of technology that you can vote online. And it makes it more, even more competitive among candidates. Before, it was just by chance or prestige. Now, you really have to work at it, you know, train yourself, read up, and do a lot more. Let's welcome Miss Universe of 1973, Margarita Moran of the Philippines. Nang sumunod na taon, mismong sa Pilipinas, ipinasa ni Margie Moran ang corona nang ganapin ng Miss Universe 1974 sa Pilipinas. Kasagsagan ng martial law sa bansa noon sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos. Ipinagawa ng mga Marcos ang Folk Arts Theater noon para lang pagdausan ng Miss Universe pageant. There you go. And now, Margarita, would you please read the Miss Universe creed? Greeting our grand possession is the reigning Miss Universe. Makalipas ang 20 taon, muling bumalik sa Maynila ang Miss Universe noong 1994. Hi, I'm Gloria Diaz, Miss Universe 1969. I'm Margarita Moran, Miss Universe 1973. And as we say in the Philippines, Mabuhay! Welcome! Now we have Miss Philippines, Charlene Bonan Gonzalez, university student from Manila. Kandidata noon ng Pilipinas si Charlene Gonzalez at umugong ang kanyang pangalan dahil sa kanyang sagot sa interview ng pageant. How many islands are in the Philippines? High tide or low tide? And the final woman with a chance to become Miss Universe 1994, she is Miss Colombia, Carolina Gomez. Nagtagal man bago nakuha muli ang corona ng Miss Universe, tumatak pa rin ang mga Pinay sa pinakasikat na beauty pageant. Number 3 is Miss Philippines. 1980, naging third runner-up si Chatsy Lion. Desiree! At noong 1984, naging third runner-up din si Miss Universe Desiree Verdadero. The third runner-up is Miss Philippines. Onwards to Miss Universe, you charmed your way sa mga puso ng mga hurado, no? Thank you. Oo, that's what I remember, no? Dahil sa pagiging natural mo at kakaibang kagandahan. Thanks. Paki-recall mo yung times na yun. During that time, did you feel that you were a winner? Hindi naman. Actually, hindi ko naman. Medyo nararamdaman ko a bit dahil may mga functions kami na pipiliin lang nila and I'm always there. I'm always their favorite. In fact, ang pagkakaalam dito sa Pilipinas noon, dapat ikaw ang Miss Universe rather than Miss Miss Sweden. Ewan ko, hindi ko alam. Sana. But you felt that, na ganun ang competition, ano? Yes. Alam ko may laban. Pero hindi naman ako masyadong nag-hook na maging Miss Universe. Now, Miss Philippines, tulad ng lahat ng beauty queens, parang nagdaan sa butas ng karayom si Desiree bago niya narating ang tagumpay. Dream ko talaga maging modelo. That's my dream. I never thought of being a beauty queen. Kasi alam ko, hindi naman ako maganda eh. Maitim ako, payat ako.